totoo mong mama, hindi mo talaga nakilala. Bakit mo inamigay? Meron yung inakit. Ang pangalan daw ni Mama mo. Mas gusto mo siyang artista kaya sa fighter. Ayaw ng asawa mong lumalaman ka. Doon sa career niya, doon sa MMA career niya, ako para sa akin. Handa ka na bang mag-retire? Come with me, put your hands together. Tara, let's be happy. Bibisitahin natin si Mammoth, atletang napakagaling, napakahusay sa kanyang larangan, pero ngayon, star na rin ang batang kapo. Atin nang alamin ang kanyang other side. Hi! Hi po! Hi! Hello! Hi! Puyat ka pa, no? Oo po! Ito po yung, ano ko, yung sign ko. Si Mammoth talaga. Oo nga eh, as you. Opo. As naman, For the record, bakit Sugar Ray? Kasi po, idol yata po nila dati, Sugar Ray Leonard. Oo. Okay. Leonard, magaling po talaga na boxing ngayon. Parang, Pacquiao po. Ayan, kapanahuna ko yun. Opo. Saan po na po yung Mammoth? Mammoth po, sinabi lang po ng kaibigan ko na nababata ko sa Ilorde, anak ng manager ko na si Johnny Ilorde. Okay. Yung nagpalaki sa akin sa Ilorde. Okay. Sinig po yun sa akin na dapat yung bansag sa'yo para may iba naman, Mammoth. Sila rin po nagpangalan sa akin na Sugar Ray. Pero hindi ko na kailangan sabihin kung ano turo ko itong pangalan ng sa video. Ang pangalan daw ni Mammoth, yeah. Yung totoong pangalan daw ng komedyante. Kasama daw ni Dolphy. Letter P pa nito? Hindi po. Panchito? E! Panchito? Oh! Allah! Ito mong pangalan, Panchito? Oh. Hindi mo nga talaga ito panglalaban yung Panchito. Hindi mo nga panglalaban totoo naman. Baka matuwa sila sa'yo, imbis na matakot. Ilang years ka ng fighter pa? Ano po? Nagsimula po ako 15,000. 2003. Sabi ni coach pa doon ko, siya po yung kasama ko. Siya po yung coach ko. Siya po yung... Lagi po akong lagi po akong niloloko nito. Ako daw yung legend doon. Kasi nauna po ako sa kanya ng ilang dekada. Isang dekada. Opo. Pwede sa tatay ko kapatid. Siya. Oo, siya. Lahat kita ko mga picture ko, maliliit, mga ID ko. Lahat. Hindi na po ako nag-aral doon. Pumunta na po ako sa Manila. Para sa pala. Dati po akong manghihiska sa limay bakong bataan. The sweet Sugar Ray, the Mammoth, and Thrusto! Pinanganak ako sa Angeles, Pampanga. Kababata ko po si Calvin Calueva, PBA dati. Tapos po, tapos ko pinanganak doon, mga 7 o 8, lumipat po ako sa bataan. Sa limay bakong bataan. Doon na po ako lumaki. Doon na po ako nagtuloy nag-aral at doon na po ako ng isda, ng trabaho. Bakit ka palipat-lipat? Palipat-lipat po kami kasi may bahay po dati yung mama ko doon sa Angeles. Tapos may kamag-anak kami na taga-Samar na doon lumipat sa Bataan naman. Kaya doon na kami yung magkapatid ng mama ko. Tapos kita niya, mag-apisa niya, kaya nandun kami lagi. Oo, kaya doon lang kami naman nila. Yan, bakit magkakapatid? Ito, wala po mga naman. Iba-iba po. Simulat sa pool sila na yung kasama mo? Opo, walang sanggol po kung lalabas sa nanay. Sila na po nakasama ko. Ano pa ang ba yung support mo yan? Paliwanag mo nga sa akin? Kahiligan lang po. Talaga? Kahiligan lang po. Kasi po, bata po. Kasi barambado. Barambado ka? Yes. Nag-aaral po. Magkano po. May nag-alok sa akin na mag-boxing na kababayan ko na sa Bataan na si Fernando Sagrado. Nagpapasalamat din ako na dinalay niya ako dito. Ay nakita niya po ako, Away Calle, galong-galong. Sabi niya, yung marambado mo, gamitin mo sa ring. Kita ka. Una po, hindi ako umayag. Mga pang-apat na alok, limang alok niya. Umayag na po.
I-try ko nga. Yung sumama po ako sa kanya, sa Maynila. Na hindi po alam ng magulang ko. Pinagpun po ako ng mga family lord, dahil hindi po nila ako na bilang kapamilya. Na-at-home ka. Opo, kaya hindi na umuwi ng amin. So, you found yourself there? Right? Opo, doon. Nag-enjoy po ako. Nung naging boxer ka, barong bato ka pa o natigil? Hindi po, naging maayos, nag-disiplina ka po. Kasi yung kaalaman mo, hindi po lang pwede gamitin sa hindi maganda. Lalo na po, may lisensya ng kamay namin. Ano ibang sabihin may lisensya? Yung license namin, hindi na kami pwedeng lumaban ng amateur. Pag hindi kami pwedeng makapag-away sa labas, malatanggal lang kami ng license. Kasi parang weapon na ito. Yes. Ano pa yung heavyweight ko? Pwede ko ba ginagawa ito? Bawal ba ito? Pwede naman po. 250 pounds. So paano bumibilis kapag ano, biluan? Sa ensayo lang po kasi kailangan po sapagin natin yung ensayo para pagsaiwan natin yung mga kalaban at importante cardio. Po, para hindi ko mapagod agad. Eh kasi po mga karamihan sa amin manataban na mapagod agad. Dali ngalit. Kailangan sipagan. Yan po yung 3-on-3. Yan po yung rambulan. 3-on-3. Yan po yung rambulan na tatlo. Ito yun? Opo, yan. Not yung Korea. Pero yung laban ng Korea, hindi po championship yun. Ano lang yan po? Exhibition lang po yun. Hindi ko nakakaloka yun, ano? Tapos pwede kang pagtulungan, ano? Ilang taon mo nang hawak-hawak to mga? Ilang taon na to? Mas ba to? Mga 7 years na. 7 years na. Ito yung pinapamalaki ko. Dito nag-champion si Mamot sa ground na yung Paon Antipolo. Anong kaibahan ng pagiging star ng Batang Quiapo sa pagiging star ng MMA? Malaki po, malaking kakaiba po kasi eto sa Batang Quiapo, ang laki po ng impact. Talaga? Ito po sa MMA, ka lang sikat eh. Pero ilan-ilan lang nakakilala sa mga hindi MMA. Pero ito po, Batang Quiapo, MMA lahat, bata, matanda, mga tatay natin, kilala ka. Kasi laking bagay po ng Batang Quiapo. Ayun po mga laban ko, ayun po. Ito po yung mga medal ng manager ko, saka yung mga ibang fighters dito na malaman. Ay, wow. Hindi mo nilalagay dito yung belt kasi mamahalin siya, ganun. Yung totoo mo, Mama, hindi mo talaga nakilala yun. Hindi mo malaki ka. Hindi pa po. Ngayon ko lang siya nakilala itong February, natanda ko. Ito taon ko, February o January po. Inalo sa akin na ang-on lang ako. Tapos, siya, gawin ba ito? Pangalan niya, gano'n. Nagkasama siya. Yun daw matandaan. Tapos nagtanong-tanong ako sa mga kamag-anak ko. Ano daw sa Manila? Ano daw sa Samar? Ano daw sa Angeles? Ano daw? Paiba-iba po eh. Ikaw ang naghanap? Hindi siya ang naghanap sa'yo? Oo. Ako po yung naghanap. Bakit mo siya naghanap? Gusto ko lang kung makita yung tsura niya. Gusto ko malaman. Bakit mo pinamigay? Meron yung nakit. Nakita ko siya. Nilabas ko sa mga loob ako. Tapos mga ilang linggo, binalik ako. Ay, nag-anap. Kasi sabi ng trainer ko, sa ilang ibig ko, sa kay coach ko, marunan ako patawad. Patawad yun eh. Narapin ko sa kanya nakakalapit. Gusto ko sabihin ng mga sakit. Natanggap niya naman, hindi siya nang patawad. Sa nagagawa niya. Oh, artista ka na, fighter ka na, siguro pwede ko ba tanong, sino talaga si Mamon? Kalaban ka ba? Simpleng tao ka ba? Anong ambisyon mo sa buhay? Kalaban po, kalaban. Pero pag wala sa trabaho, ganito, iniisip ko po, number one, pamilya ko, paano kami mga karaw sa araw-araw.
araw, inabubutihan ko po magtrabaho. Medyo nakakalaos naman po, pero masaya. Masaya-masaya po. Katulad po ito ngayon, ibibili po ko na bahay ngayon sa pamilya ko, iregalo ko sa asawa ko. At yung maliit na business yung iregalo ko sa kanya. Tatlo po kasi anak ko eh. Isang babae, tapos dalawang lalaki. Tapos napakaganda ko kasama si Marisa. Napakabait. Anong pinaka-pangaral mo sa anak mo? Nawag na ako tularan. Bakit? Na lumaban. Na lumaban. Hindi, huwag na ako tularan ng ugali ko. Hindi, lumaban. Huwag laban na ganyan. Oo po, huwag na mag-boxing, huwag na mag-MMA. Okay na ako na nakaranas eh. Huwag na sa mga anak ko kasi masakit eh. Masakit na mahanasot po eh. Mag-aral na lang kayo ng maayos. Yun yung supling niyo sa akin. Okay na ako to. Ito po yung misis ko. Hi Marisa! Hello po! Anong masasabi mo tungkol kay Mamot? Mapagmahal na ama yan. Siyempre, seryoso sa mga idol namin yan eh. Lahat kami. Proud. Mas gusto mo siyang artista kaya sa fighter? Yes po. Kasi dyan hindi siya nasasaktan. Sabi din ko ng anak niya, Daddy, huwag ka na lumaban. Thank you sa ano, sa pagmamahal. Lumapaluhan ah. Ay, nako. Thank you, ha. Busy ka dyan. Opo. Oo. Anong ginagawa mo? Eto po, nagtitinda. Oo. Ayun. Oo. Meron kaming eto, mga gulay. Oo. Gulay, tsaka isda. Siyempre, meron akong e-bike. Papakita ko lang. Eto, siyempre, meron akong batang tiyapo. Yay! Then, Badong and the Mamon. Diba? Proud! Thank you, ma'am. Thank you, ka. Thank you, Dan. Thank you. Bye-bye. I love you! Love you! Ayaw ng asawa mong lumalaban ka. Opo, ayaw po ng asawa ko. Ayaw po ng anak ko. Ikaw, gusto ko ba? Ako po, ayaw ko na eh. Kasi po hanggang ngayon, may injury pa rin po ako eh. Oh, 1 year po ito. December 3 po, huli ilaban namin sa 303. Tapos sikat po si doktor na medyo matagal pa daw, hindi pa rin makarecover. Kailangan daw yung boto, dinigit muna. Huwag mo daw igalaw-galaw. Pero anong, kailangan na ng plano mo? Ano, ako ba mag-a-announce ito? Anong plano mo sa pag-i-fight? Hanggang kailan ka lalaban? Ako po, ayoko po ilabas siya, pero mas maganda anong mag-announce na yung salita, yung manager ko na loob. Doon sa career niya, doon sa MMA career niya, ako para sa akin, sa ngayon, stuck na siya talaga. Ako, para sa akin, stuck na siya. Kasi unang-una siguro, inano ni Lord nung na-injured siya nung last na laban niya. Pero binigyan siya ng ibang opportunity. Agad-agad. Blessing in disguise na meron ka ba? Opo, sakto-sakto po. Napahinga ko isang taon, may pumasok na naman ng batang kiyapo na maturity na maganda, lalo na paganda po. Noon pa pala po ako yung pinapahanap ni Kuya Coco Martin. Nasa pupinsyano pa siya. Oo, sinabi niya sa akin. Noon pa ito pinapahanap eh. Ay sabi ko, reserva na lang sa batang kaya po yan. Ang kukunin natin yan si Mamot. Raport namin laban mo. Na-injury ka, natalo kayo. Pero ang ganda laban yun, lumaban talaga kayo ng Pilipino. Ano ito po? Dukong Pilipino. Pero pinagbubuti mo ba yung ano mo ngayon? Pag-artista mo? Oo po. Hindi pa kano'y gaano magaling sa acting yan. Pero ang gusto ng direct ko, natural. Eh nalalabas sa amin, natural namin na medyo nakakakulitan kami, parang vlog lang po, parang kukwentuhan lang, parang ganito, nagkukwentuhan, natural lang. Yun ang gusto ni Derek Coco. Gusto ko kaya, nahiya kami. What? Natural nyo, kaya mahiya sa akin, sipin nyo, tropa nyo ako, kapatid nyo ako. Parang ganun lang. Sabi niya. Piling mo tropa mo? Oo po. Saka nakita ko naman yung samahan nyo, yung tropa talaga eh. Oo. Siya po yung pinakamatanda sa amin, ang kuya-kuya namin. Nasa set tayo noon. Tapos habang nagkwerkwentuhan kami sa pet, umaalis ka pag alas 3. Pumupunta ka sa kanto, nagdadasal. Oo, masay. Kasi po, yun po yung kasanayan namin sa Ilorde. Talaga po si Badong na sa Ilorde, tuwing alas 3 po, mga buksinero kami lahat.
nagdadasal ko taga kahala stress. Hanggang nasanayan ko naman po ang kasanayan. Tapos sinishare ko po sa lahat mga kaibigan ko. Sa group chat namin, nagpapasa ko ng prayers sa kanila. Sabi ko, huwag kayong makalimot sa Diyos. Magpasalamat. And po, misa, nag-take kami. Paano ko makakalis dito? Oh, kahala stress na. Gusto mo yung simple na po kayo si Drake ko kung doon. Pero alam naman na maintindihan ni Drake ay naiyala ko po magpaalam. Ito ang first love ni Mamot noon, nung bata pa siya. Hanggang sa napunta na nga siya sa MMA. Gusto lang kayo ng basic punches. Sige. So, jab straight lang. So, same pa rin. Boxing position. Yan. Same lang yung kamay. Okay. Dito, dikit siya ng konti. Side. Yan. Good. Okay. So, basic punch. Jab. So, pag nag-jab kayo, ito yung salmon jab. Okay. Ipupush mo to, tapos itong tuhod nagpo-forward, tapos yung kamay nagtutwist, papunta dito. Kaya kailangan ganyan. So balik ka sa dati. So 1, 2. Good! Go. Nice! Yung delikato! Yari! Yari ka na! Ngayon, alam nyo na kung bakit ang galing ni Mamot. Thank you so much! Handa ka na bang mag-retire? Handa ka na bang mag-retire? Handa na ako. Handa na mag-retire si Mamot. Masakit man, kailangan tanggapin na retire na talaga si Mamot. Meron na retire na patunayan sa mga tao, sa mga nagmamahal sa atin, nasa URCC Global. Alam natin na gusto pa nila ako lumaban, pero ako, matanda na ako, may edad na. Hanggang dito na lang ang kakayanan ko. Kaya bibitawan ko na yung dalawang belt na hawak ko ngayon. So ngayon, officially, retired ka na. Papasalamat po ako sa mga lahat ng sumusuporta sa amin. At lalo na lang po sa akin, at lalo na kay God. Come with me, put your hands together. Be happy! We love you! Be happy!